Ano, i-share ko lang po sa inyo yung proseso po, no? Yung proseso po nung paglalagay po nung marine epoxy. Yan po, saka yung proseso po ng paglagay ng bawat divider po sa ating pong body chamber po, sir. Yan po. Bali, i-share ko lang po sa inyo ito, mga kasig. Bali, ito po ay bali, request po sa akin. Ayan, so, i-share ko lang po sa inyo para hindi na po sayang yung ating pong oras o yung paggagawa. May share ko sa inyo para inyo po magaya, magkaroon po tayo ng isang tuhigan na matibay. Yan po, yung magagamit po natin na safety po tayo, mga kastig. So, ang sukat po ito, mga kastig, ng ating pong body chamber na dos ay 1 foot and 5 inches po, mga kastig. Bali, ito po ay dos, di dos po ito. Yung kanya pong cup, dos din po yung kanyang cup. Ayan, mga kastig. Siyempre, yung ating reducer, meron po tayong coupling reducer po ito. Tawagin siya. Ano po, mga kastig? Sukat po nito ay 1 12 by 12, mga kastig. Ayan po yan. So, ganito na po yung itsura niya, binutasan natin. Ang ating pong yung ating pong tatalakayin dito about sa paglalagay po ng tamang proseso ng ating pong coupling reducer sa loob po ng body chamber. Ano po, mga kastig? Kung napapansin nyo, didos po ito, mas malakas po siya kung ikukumpara po natin sa 50 mm. Bali, ito po, sukat po ito ay PVC type na 63 mm po ito, mga kastig. Okay? Napapansin nyo, meron po tayong mga guhit. Ano po, mga kastig? Yan. Dito po natin ilalagay. Hindi muna tayo ito maglalagay. Dito muna tayo maglalagay. Dito po muna tayo maglalagay sa parting gitna bago po dito sa unahan. Ano po, mga kastig? Okay? Okay. Ito po, mga kastig. Bali, narito po siya sa pinakagitna. Ano po? Ayan. Dito po muna natin ilalagay yung coupling reducer natin na 1 12 by 12. Katas po dito natin naman yung pangalawa. Ano po? Unang muna itong sa gitna para malagyan po natin yung pinakalikuran na tarap. Okay, lagyan po natin ng super glue. Yan, nakakastig. Okay. Papataka po natin sa isang wilang. Tapos, iikot lang po natin to para yung ating po super glue ay kumalat doon sa pinakapalibot ng reducer coupling na 1 12 by 12. Okay, lalagay po tayo ng PVC powder. Ayan po yan. Ito natin ang dahan-dahan para kumalat yung kanya super glue. Okay, pagkatapos po niyan, ito na po kabila. Super glue din po yan. Okay. After po niyan, PVC powder. Ito, mga kastig. Matibay po ito, mga kastig. Pag po nilalagyan natin ng super glue yan, umuusok po yan. Kahit pag try po kayo na sa kamay nyo, lagyan nyo po ng super glue sa kayo PVC powder. Sobrang sakit po yan, napalto sa kamay. Okay. Ikot lang po natin yan. Matibay po yan, hindi po basa-basa na babaklas yan. Okay, sunod po natin yung pangalawa. Yung pumakas. Reducer coupling. Pasok po natin dito. Ayan. Saka po natin lalagay ito. Na po. Tig. Ayan. Dito po sa banda rito, lalagyan po natin ng super glue yan. Tapos saka yung PVC powder. Matibay po yan, hindi po kayang basta baklasin yan. Ayan po yan. Stig. Lagyan po natin. Ito po ang ating PVC powder. PVC powder po yan. Lagyan natin dyan. Yan. Medyo dadamihan po lang natin. Huwag po natin titipirin sa super glue. Sa tipong PVC powder po. Ito, karas po, makasig. Lalagyan natin to. Itong elbow na may sukat po itong 32 by 25.
ito pong ating elbow na ikakabit po dito. Okay? Yung paglalagay po natin nitong ating pong elbow dito. Sure lang po natin na diretso siya. Yung pumakastig. Lahat paglalagyan po natin ng scoop ang ating pong PVC toy gun at kailangan po libilado siya. Kumbaga nakasentro siya. Para pag ano po ng ating pong paglalagay natin scoop, maganda po yung magiging diretso niya. Okay? Yung tama pong proseso ng pagkakabit po ng ating barrel, dapat po nasa level din, nasa tamang proseso po yung paglalagay. Kasi, napansin nyo, ito po yung ating, kumbaga ito po yung sukatan natin para, yung basihan po natin para makuha natin yung tamang, yung level. Ano po? Ayan. Ito po yung makastig. Papasok po natin itong pinaka-barrel niya. Ayan. Pasok po natin dito. Ayan, kita yung papantay na. Ayan. Ito po yung ating pong, ito yung clearance niya. Alam po, yung distance niya. Kasi kaya nilagyan po natin yan, para in case lang, kung dalagyan nyo siya ng scoop, dito po natin ipapasok yung ring na, mount na ring. Kumbaga, yung sa scoop, para kaya po siya rito. Na po, saka dito. Na po. Na po. Ganyan po yan. Para rito po yung papasukan nung pinaka-ring si lalim. Okay. Yan po yung tamang diskarte niya para pantay yung pinaka. Ito po pinaka-ilalim niya pantay. Libilado siya. Na po. Kasi importante ito, lalo't kung gagamitan po natin ng scoop. Kung lalagyan po natin scoop, mas mahalaga po na meron ito. Ito pong nasa ilalim na ito. Pantay siya. Ayan. Para makasigurado po tayo na accurate yung ating toy gun. Ano po? Kasi lalo na po yung pag-diretso yung, yung tamang proseso, yung diretso yung gano'n. Libilado po yan. Ayan. Tumastig. Tapos, lalagyan po natin ng super glue. So, unahin po natin dito. Para dumikit po siya. Yan, lagyan ng matting epoxy. Lalagyan po natin yung pinakaloob, yung palibot, itong 32x25 ng super glue. Tapos po yung ating pong PVC powder. Kasi mas madikit po yun kaysa sa ating pong ginagamit na matting epoxy. Now, bali suporta lang po ito. Okay. Kaganda po ito, may tuturo sa inyo tamang kumbaga suporta para hindi po ito bumakla sa lakas ng pressure ng ating pong gagawing PVC toy gun. Kasi DDoS po ito, mas malakas po ang pressure nito. Okay. Ayan. Pansin nyo, meron siyang takalagay na siyang tawag dito yung marine epoxy. Papansin nyo mga kasi makintab siya. Kasi nilagyan po natin ng super glue. Yung lahat. Lahat po yan. Hanggang doon sa kalikuran po yan. Hindi po basta dito na si Baboy, kundi dito lampas po siya. Lampas po siya sa pinakapalibot ng ating nilagay na marine epoxy. Kasi mas maganda po ito, pag nakalagay po ito sa loob, hindi po siya kayang tunasin. Ano po, nung ating pong denatured alcohol. Na po. Kasi napag-aralan ko po yan, yung denatured alcohol at saka po yung ating pong Neltex cement. So binabad ko po pareho yan sa ating pong denatured alcohol. So nagbabaklas po, natutunas yung cement, no? Yung ginagamit natin pandikit, nakastig. Okay. Nababaklas po yun. Yung pong, ito pong super glue naman, hindi po siya kayang bakasi. Para po siyang plastic na nakabalot lang dito. So, pag ito lang po, ang ating ilalagay rito, wala po siyang suporta na super glue. Ito pong marine epoxy, ututi pong kumbaga parang natutunas po, nababaklas. Na po, makastig. Kaya, ginagawa po natin dito, nilalagyan po natin ng super glue, yung buong palibot. Ito po, gumagamit tayo ng bulak, nilalagyan po natin ito ng super glue. Kaya po yan dito. Kaya po nagagamit natin sa isang body chamber pag buo ng isang PVC toy gun. Tatlong ganito po. Kasi hindi po natin tinitipid yan.
Lalo pag gumagamit kita rito, kailangan pasampasa po yan. Saka po natin ini-apply dito. O kaya pinatutulungan po natin dito. Yan. Papatakan po natin to dito sa ibabaw. After po nyan, anin po natin. Kaya ito, matik po natin yan. Dito sa loob. Papaikot hanggang sa dulo po yan. So pag nilalagay po natin yan, hindi kayang pasukin o ba kayang tunasin ng ating pong PVC. Hindi po kayang tunasin to ng ating pong denatured alcohol. Ano po mga kasi? Huwag po kayo gagamit ng Neltec cement na ilalagay dito. Kaya po yung baklisin. Ano po? Ipapasok natin, i-apply natin dito palipot. Kung napapasin nyo, makintab siya kasi tuyo na yung super glue na ipinasok, ipinatong natin dito sa marine epoxy. Tuyo na siya. Makintab po siya. Napapasin nyo, makintab. At ito na po, kita nyo, hindi siya makintab kasi wala pa po siyang super glue. Ano po? Ito naman, meron na. Kaya po, makintab siya. Pero ito po, nilalagyan din natin yan. Hindi po, po pwede hindi. Kung gusto natin ng quality o yung matibay toy gun, so dapat talagyan po natin ng super glue po ito. Kasi nalalagyan din yan ng ating alcohol. Ano po, mga kastig. So dapat talagyan din yan para matibay po. Lalo kung ako po ay nagbibigay o may nag-request sa akin, ganun po proseso ginagawa ko. Na po para hindi sayang yung pera nung mga nagre-request sa akin, no, naigawa ko sila, nilalagyan po natin yan. Iyan po ay para sa atin siguridad, magkaroon tayo ng BBC toy gun na matibay, dapat gawin natin yung best natin, yung proseso. Ano po? Kasi kung latex po ilalagyan natin dyan, hindi po natin lalagyan ito ng, halimbawa, ng super glue. Iyan po ay para pong nasututi, nalulusaw. Ano po? Pero pag nilagyan po natin ng super glue yan, negative na po yan. Na kayang proseso po yan, nakakasli. After po naman kasi, ang susunod po natin dito, yun ang po paglalagay dito ng suporta. Ano po, yung pinaka-block niya, ipa-block natin dito, yung harang. Ano po, ito po yan. So, gagawin po natin dito, lalagyan po natin ng super glue, yung palibot, para hindi po pasukin to ng diretso alcohol. Kasi nasa loob po ito eh. So pag hindi po natin nilagyan, natutunas po yan, papasok ng diretso alcohol. Luluwag, matutunas, kakalugto sa loob. Kumbaga, babaklas po yan sa loob. Kaya siguro din po natin malagyan ng super glue yung palibot. Yung ganyan. Ano po, astig, lalagyan po natin. Nilagyan natin sa loob. Siyempre, lalagyan na po ng ganyan. Lalagyan pa rin po natin ng super glue to. Yung palibot niyan. After po niya, lalagyan po natin ng PVC powder. Ano po, para dikit na dikit siya, talagang matibay siya. Ano po, kasi malakas ang presyo nito. Kasi kung di natitibayan to, sa lakas ng presyo ng hangin, may pangyayari na pag hindi po maganda magagawa, tumatalsik po yan. Ano na, pag gumagano tayo, kapayag tayo, tumama sa mukha yung ating pinaka, yung cup. Ano po, yung cup na, ito po yung ginagamit ng ating cup sa Diyos. Tatama po sa mukha natin. Kaya, siguro din po natin matibay. Huwag lang po tayo aasa dito lang. Ano po, mas maganda meron po tayong ganito. After po niyan, bukod diyan, pagkalagay natin ng super glue sa palibot niyan, nilalagyan pa rin po natin ng lamang pa to. Kumbaga pa lamang. Para sigurado siyang matibay. Ano po, makasting buko dito. Ano po, matibay na matibay po yan. Hindi kayang pakasin po yan. Lagyan po natin ng marine epoxy. Puno po yan. Ano po, napakita po sa inyo. Okay. Lagyan po natin, super glue, plastic. Ayan. Kita niyo yung palibot. Yung palibot po ng masking tape, lalagyan po natin yan. Kasi, pag hindi po natin nilagyan yan, nilagyan natin sa loob yan, pumapasok po dyan yung pinaka-alcohol. Pag wala po yan, matutunas po yan. Ayan. Kailangan po talaga ay matibay po yung pagkagawa. Magkabilaan po yan. Patutuloy lang po natin. Ito, mga kastig, lalagyan po natin. Ang super glue. Ayan. Tapos po, gagamit po ng bulak para maikalat po siya. Ayan, kita nyo ayan siya. Ayan po. Ayan, nilagyan po natin ng
marine epoxy, ano po yung pinaka yung likod. Kumbaga ganyan po kakapal ano po yung palaman na nilagay natin. Bukod pa inilagay natin dito yung pinaka black niya, yung pinasok po natin. Ano po? Yan, matibay na matibay po yan. Kailangan po matibay. Ganito po lahat, halos sa proseso, lahat ng aking ginagawang body chamber, mapa 50mm, 40mm, ganito po yung ginagawa natin. Kailangan po lagi po safe yung ating, ano, yung tibay po. Yung bagay, yung tiwala natin sa paggamit natin ng ating BBC toy gun, eh, komportable tayo dahil alam natin matibay. Ano po? Hindi tayo may ilang may isip natin, baka may mag-backfire o bumalik sa atin, mabaklas, hindi po mababaklas yan. 100% po wala pong pagkabaklas to. Dahil matibay po talaga ang pagkakagawa po nito mga kasip. Okay? Apo pa siya, bukod sa makapal na, meron pa siyang pasobra. Ano po? Hindi po talaga natin tinitipid to, lalo na po pag-request. Ano po? Para, kumbaga, hindi naman po malalagay sa alanganin yung gagamit. Kailangan matibay po talaga. 100% siguraduhin natin. Hindi po natin kailangan tipirin. Okay? Tapos isusunod po natin to. Lalagyan po natin ng super glue. Ayan, actual po yan mga casting. Super glue po yan. Okay. Ang paglalagay po nito, nating cap, hindi po basta ipapasok lang. Medyo iikot-ikot po natin siya dito para talagang lahat ay malalagyan po yan. Okay. Tapos po yan, lalagyan na po, lalagyan na po natin to. Ayan, mga palabi. Okay. Okay. Pasok po natin mga plastic sa loob. Okay. Ikot natin. Okay po, ito mga plastic na ipasok na natin. Paglalagay natin, iikot natin ito. Ano po, para yung ating pong super glue, kumbaga kumalit siya, pasok sa loob. Kasi maluwag pa naman yan dahil madulas yan. Mabilisan na po yung ating pag-ikot. Kasi mabilis kong matuyo yung ating super glue sa loob. Pag kumapit na po yan, hindi nyo na po mababaklas yan. Nahirapan po kayong yan ang kalam. Dalian lang din po yan. So ito po nakita nyo ating elbow. Yan po hindi basta mayroong epoxy, may super glue. Mayroon din pong tornilyo yan na nasa loob para supporta rin po yan na hindi siya talaga siguradong mabaklas. Ano po? May kabila po yan. Mayroon pong tornilyo sa kabila yan. Yan. Para hindi po siya mano. Kailangan po talagang matibay. So hindi po natin to pwede, patutuin po natin to kasi doon po tayo tumatagal sa proseso, patutuin po natin to na nakakaganyan halos sa painit at tumigil siya pa after po yan saka natin gagawin ulit. Pero pagpapatuin po ito kailangan kaganyan lang kasi malambot pa po yung ating marine epoxy na po. Yan. Silyadong silyado po yan mga kastig. Ayan, katlong araw po natin to ngayon. So, nandito na po yan mga kasig. Lalagyan po natin, ibabaw, lampas po siya sa pinaka flooring. Yung ating po, nalagay po yung ating marine epoxy. Apply po natin si ibabaw, lampas po siya para yung alcohol po hindi pumapasok dun sa ilalim. Ano po? Kasi ito po, hindi po siya kayang tunasin o bakbakin ng ating pong denatured alcohol. Kasi ating pong denatured alcohol ay napaka tapang po yan. Kasi kaya nga po yung ating kasi para matibay po yan mga kastig. Apo, after po yan, kukuha po tayo ng ating pong tingting, huwa po tayo tingting na may bulak. Apo mga kastig, at ikakalat po natin yan. Apo, doon sa buong palibot. Ayan. Lampas po siya doon sa pinaka kung saan nilagay natin yung ating pong marine epoxy na po mga kastig. Sila, kailangan po talaga po natin yan. Doon hanggang dulo. Po, shoot po natin na malalagyan talaga. Ayan. Mga kastig. Ayan. Kita niyo po mga kastig. Ni-apply ko. Tsaga lang po talaga. Ano po, para po sa ating safety sa paggamit, so kailangan ganyan po gagawin natin. Konting tiyaga, huwag po tayo magmamadali. Yan, meron na po siya. So gagawin natin, susunod, i-cover na po natin yung sinasabi kong support na mapupara dito. Ito po yung ating ilalagay
Dito po. Na-suporta po yan. Papakita po sa inyo kung paano po yung proseso. So, ikakabit po natin ito dito. Ayan. Dito po natin ikakabit yan. Kailangan po, maiiwan po ito. Mismo, ito ating coupling na 1 12 by 12 coupling reducer. Papasok po natin dito sa loob. Okay. Ano po? Makakastik. Ayan. Medyo patutuwi lang po natin ng konti. Maya maya, saka po natin ito babaklasin. Baklasin na po natin. Gamit po yung kapirasong tubo. Kailangan may iwan po sa loob yun, yung ating pong coupling reducer na may sukat na 1-12 by 12. Ayan. Ito makastik. Kita nyo po, naiwan siya sa loob. After po niyan, lalagyan po natin ng super glue dito pong palibot. Ano po? So make sure po na talagang matibay siya. Hindi siya kayang baklasin. Kailangan po talaga dapat itibayan po natin. Ano po? Para po sa safety. Kasi kung di po kayo makagawa ng ganito at hindi nyo po masunod yung mga lamang proseso at titipirin nyo, huwag naman hindi huwag po sa magagalit kayo. Mas maganda po huwag na po kayo gumamit kasi kawawa naman po yung ating mga o magulang o asawa natin, mga anak. Kung tayo po ay madidisgrasya. Kita nyo po yun. Yun po yan. Tapos after po yan, apply pa natin yan. Di ba, muna nagyan natin ng super glue. Tapos papatakan po ulit natin palibot niyan. Napakasobrang tibay na po niyan. Kasi after po niyan, lalagyan pa rin natin ng laman niyan. Kung po yung palaman. Ano po, marine epoxy. Hintay lang po natin matuyo yan. Slagyan po natin yan. Napakatibay po nito. Tagang quality po talaga. Hindi po kapas nung gawa ni ba na cup lang, maasa lang sa cup. Yun lang. Hindi po maganda yun. So marami na rin po nakagaya nito sa akin. Lalo yung mga vlogger. Na ganito yung proseso. Ano po? Ayan na po yan. Dali nalagyan na po natin ng 2 times po nung inilalagyan. Super glue. PVC. After nun, pasok po ulit yung ating pong apply ng ating Evopan super glue. After po niya, tuyo na po siya. Lalagyan na po natin yung ibabaw ng ito po yan, ng plastic. Isipin niyo po, gano'n po katibay ito. Ano po? Kung po tutusin, pwede rin yung PVC powder lang. Okay na yun, sapat na yun. Pero palibasa, siyempre, ang iniisip po natin, yung safety po, no? Safety po nung mga tutorial ang ginagawa ko para maging safe po yung mga makakagawa, no? Meron po akong tutorial na nakaano po doon, tawag po dito, binako po talaga, sinadya ko siyang bakin na akala po naman ng iba, paggagawa ng toy gun, kailangan ba akin yung ano, hindi po. Kaya ko po binakaw, sinadya ko pa akin, para makita po natin yung tamang proseso. Para makita nyo po kung paano ko ginagawa. Kung saan po natin inalagay yung ating pong divider. At kung paano po natin inalagay yung mga suporta po sa likod at harap. Ano po mga kasi? Hindi po binabakaw. Sa kalakas po no, at pag ganun gagawin nyo, talagang mamimiligro po yung sarili. Kakaroon kayo ng problema, kawawa po yung ating pamilya. Ano po, kumbaga, imbis na nakatulong tayo, makakadagdag problema pa tayo. Ano po, makasig, lalo ngayon, napakaipo ng buhay. Kaya lagi po tayong mag-iingat sa paggawa po ng gantong toy gun. Ano po, makasig, kita nyo ginagawa ko, punong-puno po yan. Okay, sabihin nyo po mga kastig. Mayroon po sa supporter ito na 1 12 by 12, tapos may palaman pa siyang ganito kakapal. Isipin niyo po gano'n po katiba yan. So doon po sa mga nagbebenta, advice ko lang po kung magbebenta at magbebenta kayo, pagbigyan po natin, kumbaga bigyan po natin ng pagmamalasakit yung pong mga nag-request sa atin, yung pong napagbebenta natin. Ano po mga kastig?
kasi nakakaawa naman po kung madidisgrasya sila. Siyempre, konsensya po natin yun kasi tayo po yung may gawa, na po, tayo po yung may gawa ng tuwian. So, dapat, yung pong tiwala na ibinigay nila sa atin, yung pinagkaroon nila sa atin, suklian natin, tibayan natin yung gawa. Ano po? At para, kumbaga, yung tiwala na ano nila sa atin, nandun pa rin po. Normal lang po, minsan talagang hindi maiwasan yung sira. May magpagkakataong puro kasi hindi naman lahat perfect yung ating ginagawa. Pero, mas makakabuti rin po yung ginagawa natin, best natin. Ano po? Katulad po sa akin, talagang sinusugurado ko po yung talagang safety nung gagamit, yung mapagbibigyan po nito, yung may request po. Dahil una po, siyempre, kumbaga, ako may pamilya po, may malak ako. Siyempre, in case na may mangyari doon, at inigay ko yung sarili ko doon sa tao, nakakawa lang po yung anak. Siyempre, kung masasabugan, minsan din natin masasabi sa mukha o ano, mapasama tama, nakakawa po. Pero ito na po, wala pa namang nangyayaring gano'n dito dahil matibay po talaga. Pero lang po doon sa gumaya doon sa aking open, open daw, may nakalagay naman po doon na nakalagay doon sa anong yun. Na yun, kaya open siya, hinate, para makita po yung bawat materials na inilalagay po natin hanggang sa reducer na suporta doon po sa likuran at harap. Hindi po ako gumagawa, kita niyo po yung gawa ko na mga toy kami, nakita po ba kami back dito? Wala po. Kumbaga, konting, tayo na po yung bahalang maganas. Sa lakas po ng presyo nun, babahin. Hindi po. Kaya ang pinaka ano po nun, mga ka-astig, ang pinaka purpose po nun, may pakita po sa inyo, nakita nyo, masundan nyo ng maayos para magkaroon po tayo ng isang PVC toy gun na matibay na magagamit po natin sa ating pong paglilibang na hindi po tayo mapipinsala dahil sa maling gawa natin. Ano po mga kastig? Okay, medyo patutuyo-tuyo lang po natin ito mga kastig, tapos papasok na po natin. Ano po? Papasok na po natin ito. Okay, kita nyo, patutuyo po. Tagyan natin yan kaya medyo makintab siya. So, ito ganoon din po. Ayan, makintab na rin siya. So, ang gagawin po natin, yan, may marking po yan. Kailangan may marking po tayo. Saka bago po natin lagyan ng marking, sinisipat po muna natin mabuti. Ano po? Para makasigurado po tayong diretso po yung kanyang magiging ilalagay na barrel dito. Saka ito,